Okay, umpisahan na po natin itong topic natin tungkol sa sweep command. Okay, umpisahan na natin mga boss itong topic natin sa sweep command. Ito 'yon, no? So, ito yung finished product, no, pag mag-sweep tayo. Ito butas siya, no? Tapos sa dito meron siyang solid, no? Wala siyang butas, pwedeng ganyan, no? At pwede rin nating lagyan ng eksaktong kapal yung butas ng tubo, no? So, paano gawin ito mga boss? Importante ito lalo na sa mga paggawa ng mga tubo, no? Sa construction, no? Sa mga downspout at sa mga waterline at iba pa, no? Ngayon, paano gawin ito? Kailangan pag gagawin natin ito mga boss, nasa 3D views tayo. Na-discuss naman natin kung paano pumunta sa 3D views. Pupunta tayo dito sa view, 3D views. And then, ito yung mga yon. Kung gusto nung pumunta sa Southwest Isometric, Southeast, Northeast, Northwest, no? Ngayon, pag nakapunta na tayo sa 3D views mga boss, which is na-discuss ko naman dati, no? Kung paano pumunta sa mga 3D views na yan. Kung gagawin natin ito, siyempre, kung meron tayong plano na mga tubo, pwedeng gawin yan sa 3D poly, no? Halimbawa, magkukumana ko 3D poly. Kailangan meron muna tayong tubo, no, na isi-sweep. So halimbawa, nag-umpisa dito yung tubo natin, tapos tataas siya halimbawa ng 2 meters. Tapos sa ang kagandahan kasi ng 3D poly, pwede siya sa along X, along Y, along Z, no? So halimbawa dito, tatakbo siya halimbawa papunta rito ng 3 meters. Ayun siya. Bigla siyang angat, no, ng 2 meters, tapos papunta ron sa banda ron, aangat siya ng tapos papunta rito, magwa 1 meter siya, tapos bigla siyang angat ng halimbawa 2.5 meters. So halimbawa ito yung sample natin. Ito rin naman yun, no? Kailangan pala bago natin ipili ito para rounded yung corner, explode muna natin. Na-discuss ko naman yung explode command. And then piliin natin, no? Halimbawa ang radius 0.3, no? Tapos siya i-multiple ko na lang para mabilis. Ayun, no, yung pagpili-pili na 'yan para rounded yung corner, na-discuss ko rin naman, no? Ayan yung tatakbuhan ng tubo natin, no? So dito ang ginamit ko is circle. So etong object na tatakbo dito, hindi lang naman circle ang gagamitin natin, pwedeng rectangle, polygon, o basta kung ano yung shape ng tubo, no? Tapos sa ito, halimbawa rectangle ang gagamitin natin, no? Pwede rin naman. Tapos i-move ko lang ito. I-project ko lang dito hanggang dito sa gitna at para gitnang gitna siya. Ilagay ko siya rito. Ayan, no? So, ito, tatakbo siya rito using sweep command, no? Kaya lang, kailangan i-join muna natin ito para tuloy-tuloy siyang tumakbo, no? So, meron tayong command na J, no? Ayan yung join command. Na-discuss ko rin naman nung previous video. O, ito, one entity na, no? Lahat ng line is na-join. Ngayon, meron tayong command. Ito nga, no? Ang shortcut command ng sweep is SW. Itatype lang natin. O kung masipag kayo mag-type, type nyo ng buo, sweep. Ayan, no? Tapos, i-select natin yung patatakbuhin natin dito, no? Tapos, click natin yung mode. Ngayon, merong mode dito. Pagka surface, hollow siya. Kagaya nito, pagka namang solid, kagaya nung nakita natin kanina, wala siyang butas, no? Subukan muna natin itong surface. Tapos, i-select natin ito. Ito yon. So, kung mapansin nyo mga boss, ito, hollow yung loob niya, no? Ayan yung surface option, no? Ito, tumakbo yon. O, yon, no? Ngayon, subukan naman natin, ito namang solid, no? So, ulitin lang pala natin, no? Yung surface, pwede rin naman dito, no? Para malinaw, SW or sweep, tapos select lang ito, tapos click natin yung mode, i-surface natin, tapos i-select natin ito. Ayun, tumakbo siya, no? Ngayon, pagka gusto nating hindi siya hollow, no?
Gusto natin ganito siya. Solid siya, walang butas. SW. Sweep. No? Tapos click natin yung object na patatakbuhin natin dito. Tapos yung mode, solid tayo. Click natin yung solid. Tapos select natin ito. So ito na yon. Solid siya, no? Wala siyang butas. Minsan naman, yung kapal niya nakalagay, no? Halimbawa, 10 mm. Pero pwedeng lagyan ng butas yan using shell command. Ito yun, no? Shell, no? O, click natin yung shell. Tapos, iselect natin ito. Tapos, yung pangalawang iseselect natin, yung ilalim. Gamitin natin itong orbit na ito, no? Ayun, sineselect natin yon. Orbit uli. Iseselect natin itong top, no? Ito. Ayun, no? Saka natin enter. Ngayon, kung pansinin nyo, dito sa screen natin, ang hihingi siya ng offset distance. Halimbawa, offset distance niya 0.02. Then, enter. O, eto na yon, no? So, nabutas na siya, oh. Ayan yung 0.02 na kapal, no? Sa ngayon, pag-usapan naman natin yung subtract at saka yung union, no? Ngayon, para mapag-usapan yan, kailangan pumunta tayo sa 3D views, no? So, pupunta tayo dito sa view and then 3D views. Punta tayo dito sa southwest isometric muna, no? So, eto, nasa 3D views na tayo. Eto yung southwest isometric. Eto yung X, eto yung Y, at meron na tayong Z ngayon, no? Kasi kanina, nasa plan view tayo, no? Ngayon, ang ginawa natin nung previous video, nag-rectangle tayo, and then nag-extrude tayo, no? Tapos, nilagyan natin ng kapal yung object, no? Ginawa nating solid. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, etong solid na ito, paano ba butasan? Ayan yung subtract command, no? Diyan papasok yung subtract command. At kung paano naman gawing one entity, yung mga 3D object, diyan papasok yung union naman, no? Kaya lang mga boss pala, no? Bago tayo mag-umpisa sa subtract at saka union topic natin sa 3D, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Dito sa subtract mga boss, kailangan meron na tayong in-extrude, no? Kailangan meron na tayong solid object, no? So, bago tayo mag-subtract. Halimbawa, gagawa ko ng rectangle dito. Pagkatapos, isolid ko rin ito. Extrude. Select and then enter. So, in-extrude ko siya. Baguhin ko lang yung kulay. Ngayon, kung halimbawa, gusto kong butasan itong pader na ito. O wall, no? Ngayon, mabubutas natin yan using subtract, no? Ang subtract, ang shortcut ko man yan ay SU. Ito yon. Iseselect natin yung sa subtract. And then enter. And then iseselect natin yung pang subtract. Then enter. So ngayon, ito, nabutas na. Ayan yung subtract command, no? Para makita natin ng maayos, pupunta tayo dito sa view. And then visual styles, ilagay natin sa realistic. So ito yon, no? So nabutas siya. So ganito lang yan, no, mga boss, no? I-review ko lang. Halimbawa, meron tayong rectangle dito. In-extrude natin. At nilagyan natin ang kapal. Baguhin ko lang. Ngayon na gusto nating butasan, no? Itong wall na ito. Type natin yung SU, no? Or subtract. Ayun, no? And then, una natin iseselect yung bubutasan. And then, i-enter natin. Ang susunod na iseselect natin yung pangbubutas. And then, enter. Ayun. So, nabutas na siya. Ayan yung subtract command, no? Pero halimbawa, gusto nating gawin ay maging one entity naman yung object, no? Halimbawa, gumawa ako ng rectangle dito.
At ito, in-extrude ko, no, ginawa ko solid. At halimbawa, meron akong circle dito. In-extrude ko rin. Baguhin ko yung kulay para madaling ma-identify yung iba. At kung halimbawa, no, gusto kong gawing one entity, no? Kasi ito, buo pa siya, dalawa sila, no? So, ibig sabihin, magkahiwalay. No, gusto kong maging isa na lang sila. Ang susunod na kumain natin is yung union naman, no? Ayan, ang shortcut ko man ng union is uni. UNI, no? Select natin yung dalawa. Then enter. Ayun, no? One entity na sila, no? So, ibig sabihin, magkasama na sila, no? Ayan yung union. Halimbawa, gagawa tayo ng putting, no? So, then offset lang ako. Ayun, no? Extrude ko lang ito. Ito naman, extrude ko pataas, no? Kung gusto nating gawing one entity yung dalawang 'yan kasi magkahiwalay pa. Ayun, no, magkahiwalay 'yo. Oh. Kung gusto nating buo siya, no, isang object na lang 'yan. Ang command is UNI or union. Select natin yung dalawa. And then enter. Ayun, no, one entity na siya, no? Ayan yung union, no? Basta tandaan natin kung gusto nating gawing one entity yung object, union ang command, no? Kung gusto naman nating butasan yung object, subtract yung command. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa extrude command. Ang first step, mga boss, na gagawin natin ay pumunta tayo dito sa 3D BIOS. Pipick ko lang itong BIOS and then punta tayo sa SW Isometric or Southwest Isometric and then isusum ko lang. Lalapit lang ako. Ang una kong gagawin ay gagawa ko ng mga objects, halimbawa ng rectangle, which is yan yung gagawin nating mga examples, no? Circle and then polygon. Number of sides, halimbawa, 5 sides. And then, ikakopy ko lang ito para meron tayong comparison, no, nung mga options. So, ang unang gagawin, mga boss, itatype natin yung EXT o yung shortcut command ng extrude and then enter. Kung mapansin natin, meron siyang mode, no? Itong mode option na ito, kiklik lang natin, meron siyang solid at saka surface, no? So, itong solid ang default, no? So, click natin yung solid, select ito and then enter. Kung napansin nyo, mga boss, itong solid, yung object nagiging solid, no? Samantalang click ko yung mode, yung surface ang gagamitin natin. Dito sa surface, mga boss, hindi siya solid, no? Ayan yung dalawang options na makikita natin dito sa extrude command, no? Tingnan naman natin yung iba pang options dito sa extrude command. Just type EXT and then select object. And then, direction, path, taper, angle, expression. Yan yung iba pang options. Dito sa direction, mga boss, pwede nating i-click yung direction either up or down, no? So, click natin yung point and then yung second point. Ayan yung direction, no? So, pwede siyang pataas. Yan, doon lang. And then, pwede rin siyang pababa, no? So, EXT. Select yung object, tapos sa direction, click, first point, second point, ayun yun, pababa naman siya, no? So, kung napansin nyo, mga boss, hollow pa rin itong ginagawa natin kasi hindi natin na-solid kanina, no? So, nung nag-extrude kasi tayo kanina, mode,
naka-surface pa rin tayo. So, kung gusto nating i-solid, click natin yung solid, no? Ngayon, every object na gusto nating i-extrude, magiging solid yan, no? Kaya, as much as possible, i-default nyo dun sa gusto nyong mode, no? Either solid or surface yan, no? Ngayon dito mga boss, pwede nating i-type yung eksaktong distance, no? Under direction, gusto nating i-type yung height na gusto natin, either upward positive yon or downward negative, no? O kung halimbawa upward siya, 2, then enter. So ito yon, magmula rito hanggang doon, 2 unit yon. Kaya kung unit natin is meter, 2 meters yon, no? Ayan yung direction. So pwede rin ganito ang direction mga boss, ha? Halimbawa, meron akong line na susundan ng direction. I-move ko lang ito. Ito yung susundan niya, no? Ayan yung direction na gusto nating sundan, no? Ng object na gagawin natin. EXT. Then, select yung object and then enter. Just click direction. First point ito. Second point yon. Ito yung in-extrude natin, which is direction option, no? Okay, punta tayo sa ibang option pa ng extrude, no? EXT, and then select object. Meron tayong option na taper angle naman, no? Dito sa taper angle, pwede nating i-type yung angle natin, no? Halimbawa, gusto natin na 20 degrees. Then enter. Ito yon, no? 20 degrees. Pero ang height niya halimbawa, 1 and then enter. So, ito yon, no? 20 degrees yung angle ng pagkakataper. Ang ibig sabihin yan mga boss, magmula rito hanggang dito, 20 degrees yon, no? Papasok. Ngayon, subukan naman natin i-try yung negative angle naman, no? Type EXT, select object, and then click taper angle. Type negative taper angle, negative 20 for example, no? And then enter. So, kung napansin nyo mga boss, etong pagkakataper niya, palabas naman, no? Which is yung angle niya is 20 degrees. Ayan yan. Kung yung positive angle is papasok, eto namang negative angle ay palabas. Ayan yan, no? Okay, i-try naman natin itong expression. Actually, itong expression na ito, ganito lang ito mga boss, no? Halimbawa, rectangle, extrude, select object, enter, tapos expression. Para rin itinatype natin yung gusto nating height, no? Halimbawa, 3 meters, 3 and then enter. Ayun yun. So, magmula rito hanggang doon, ang height niya is 3 meters, no? So, kung pababa naman siya, negative 3 naman, no? Ayan yung expression. EXT, select, enter, expression. O halimbawa, negative 3 naman. Pababa naman yun, no? Ayan. Kumbaga sa ano ay pabaon yun, no? Kung ito is elevation 0, negative yun. Yung positive ay upward, no? Yung negative is downward, no? Next option ng extrude. Halimbawa, meron tayong circle dito. At gagawa tayo ng path, no? Next step is yung option na path ng extrude, no? So, just type 3D poly or yung 3D polyline, no? Click lang tayo rito. Itong 3D polyline, mga boss, pwede siyang X, Y, and Z axis, no? Kung napansin nyo, pwede siyang X, Y, Z, no? Kasi 3D poly ito or 3D polyline, no? Pwede rin nating ilagay yung eksaktong sukat, no, ng 3D poly, no? Halimbawa, gusto natin na itong 3D poly, ang eksaktong sukat niya ay 2 meters. Magmula rito hanggang doon 2 meters, no? Pinagtatantya ko lang ito, pero pwede ito, no? Pwedeng direct distance method. Na-discuss naman natin yung mga direct distance method ng polyline at saka ng line, no? Ang susunod na i-discuss natin, itong extrude, select object, and then enter. Ito namang path option, no? Click yung path, and then i-select natin ngayon itong path, no? Ayan yan. So, ibig sabihin, yung object natin ito, tatakbo yan dun sa path.
Ayan na. Okay, yun lang mga boss, no, kung nagustuhan nyo itong video natin. Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.